Okay, meron ako sa inyong i-share na strategies o paraan kapag ka sobrang stress na kayo. Sobrang stress na ba kayo? Sobrang stress ka na ba? Ito, i-share ko ito sa inyo para naman na makatulong, no? So, paano kakayanin ito? So, ito ay mga paraan, no? At ito ay in-advise ng mga expert, no? Nag-agree sila na ito ay makatutulong, no? So, ang pag-cope sa problema ay proseso, no? Proseso yan. Hindi yan yung one-time event na pag ginawa mo ito, mawawala yung stress mo, no? Parang may instant relief, no? Parang instant noodles, no? May noodles ka na, pakulo ka lang ng tubig. Hindi yung ganon. Okay? Proseso yan. Kailangan naantayin mo, no? Smooth. Kailangan ay umuusad ng bahagya. O umuusad ng normal, ang bilis. Hindi po pwede yan na ngayon na, tapos na. Ginawa ko na ito, gawin ko ito, na gawain, itong gawain ito, itong strategy na to, itong paraan na to, tapos na. Hindi ganun. Okay? Proseso yan. So, clear tayo dyan? Okay. So, kayo mga followers ko, eto na, para sa mga nagtatanong. Una, babaan ninyo yung expectation ninyo. No? Halimbawa, meron kayong ipinagawa sa isang tauhan ninyo. Huwag kayong mag-expect na masyado mataas. Kung manager kayo, kung kayo supervisor, or sa anak nyo. Kapag may pinagagawa kayo, halimbawa, meron kayong gustong mangyari, huwag to the highest level yung expectation ninyo. Why? Kasi pag yan ay hindi ninyo nakuha, grabe ang magiging stress ninyo. Kaya huwag kayong masyadong mag-expect. Okay lang mag-expect. Well, that's normal. Diba? Nag-i-expect naman talaga tayo. We are hoping for the best result or a nice result. But, too much of it ay nakaka-stress. So, para kayo ay maka-usad sa stress o para kayanin ninyo yung stressful situation, huwag kayong masyadong mag-expect. No? So, kapag ka-stress na stress na kayo, lower your expectations. Okay? So, para yan sa sarili nyo. Another one, ask others to help you. Yan ang nagiging problema natin. Hindi tayo humihingi ng tulong sometimes. Kaya tayo nai-stress. Kaya para kayanin natin ang stress natin o ang ating nararanasan, lahat naman tayo nai-stress. Eh, no? So, ang pinupunto natin dito is paano mo kakayanin. No? So, yan. No man is an island. Kailangan tayo ay marunong humingi ng tulong. Huwag tayong masyadong mataas ang ego. No? Ibaba natin yung ego natin. Kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. Magpa-assist ka. Okay? Another one. Take responsibility for the situation. Kailangan akuin mo ang responsibilidad. Huwag mong ituturo kung kani-kanino. Dahil lalo ka lang mai-stress niyan. Dahil ang pag itinuro mo yan kung kani-kanino, ang mangyayari niyan, madi-disappoint ka lang. Kailangan gumawa ka ng paraan by yourself. Ikaw ang mag-lead, no? Ikaw ang maging responsable. Habang humihingi ka ng tulong sa paligid mo, kailangan ikaw ay responsable sa mga nangyayari. Okay? Accountable, ika nga. Okay, another one. Kailangan lagi kang engage sa problem solving. Kailangan lagi mong hawak ang problem solving. Lagi mong sinosolve yung problema. Hindi yung tatakasan mo yung problema. Dahil pag tinakasan mo yan, meron yang negative effect. Halimbawa, tumakas ka sa utang mo. Hindi mo binayaran. So, ano mangyayari sa'yo? Diba? Babalikan ka ng sitwasyon na yan. So, ang mangyayari niyan ay lalong lalaki ang iyong problema. Hindi mo kakayanin lalo yung problema ng yan. So, kailangan yan ay harapin mo. Kailangan ikaw ay mag-engage sa pagsusolve ng problema. Another one, kailangan ay meron kang suporta emotionally. No? Maintain emotionally supportive relationships. Kaya napakahalaga ng asawa, napakahalaga ng mga kasama. Kasi kailangan yung mga kasama mo ay nakatutulong sa'yo when it comes to your emotion. Sila yung nagko-coach na kaya mo yan. Tutulungan kita. Okay? Hindi yung bibigyan ka pa ng sakit ng ulo at isipin. Kailangan sila ay nasa
helping side, wala sila doon sa nakakaperwisyo na part ng pagsosolve mo ng problema. Okay? Sila ay magiging pampagaan, makatutulong at hindi pampabigat. Okay, so yon. Another one, kailangan ay ma-maintain mo yung emotional composure mo. Ibig sabihin na emotional composure mo, kailangan ikaw ay kalmado. Okay? Para makapag-isip ka ng clear. Kasi base sa pag-aaral, kapag ka ikaw ay kalmado, maganda at creative ang iyong pag-iisip. No? At the same time, iginagalang ka ng mga tao sa paligid mo. Dahil pag nakita nilang nawiwindang ka na, takbo-takbo ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo, pag nakita ka ng mga followers mo, o kaya nakita ka ng iyong mga tauhan, kung ikaw ay manager, o kaya nakita ka ng anak mo, o nakita ka ng kapitbahay mo, sa tingin mo, anong magiging impression nila sa'yo? Isipin nila na ganito ka, mahina ka, hindi ka dapat pagkatiwalaan, hindi mo na alam ang gagawin mo, kailangan ay ikaw ay compose. Okay? Ano bang po pwede natin gawin dyan? O, nasaan yung ganito? Nasaan yung ganito? Ganon. Kailangan maganda yung iyong tindig. No? Kasi yung tindig mo ang magbibigay sa'yo ng emotional stability. Why? Because kung ano yung physical na structure mo according sa pag-aaral, yun din ang magiging epekto nito sa yung emotions and thinking mo. Kaya kailangan maganda yung physical appearance mo. Kita nyo yung mga executive, yung mga CEO, tsaka yung mga director, ang gaganda ng composure nun. Kahit na yun ay nalugi ng 1 billion o ng kalahating bilyon, ang composure nun ay matindi. Okay, hindi yun na hindi natitinag. Kasi pag natinag ka, your emotions, your stress, hindi mo kakayanin. Nakatutulong yan. Okay? Another one, yung mga hindi na, yung mga pamamaraan mong ginagawa na hindi na umuubra, huwag mo nang gawin. Ang nangyayari kasi yung mga pamamaraan natin ginagawa sa buhay, kagaya ng lagi tayong late sa umaga, no, sa pagpasok sa trabaho, alam mong hindi naman epektibo yon. Bakit mo laging ginagawa? Kaya ka nai-stress. Okay? Hindi ka makakaligtas sa stress mo, lalo kang makakainin ng stress mo kapag ganun. Ang ending niyan, nabangga ka pa. Meron akong kasabay, nagmumotor kami. Umovertake sa akin, umaga, alas 7:30, siguro late na sa trabaho yun. Bumangga dun sa buhanginan. O di balda. So ano nangyari? So sa halip na nakarating sa trabaho, na-aksidente pa. So lalong stressful yun. Diba? Lagi ka nang, kung lagi siyang nalilate or kung anumang nangyayari sa kanya, kasi ang dinig ko nung tinigilan ko, ang sabi, malilate na daw kasi siya sa trabaho, kaya daw siya nagmamadali. See? We don't know what happened, bakit siya nalilate. But the thing is, if you will apply it in everyday life, kung talagang you need to, you know, to be on time, you need to come early, no? So para hindi ka na-stress. Ngayon, yung mga ganung pangyayari na lagi kang late gumising, hindi ka natutulog sa gabi na maaga, nang tama. See, pagka hindi effective yun, walang nangyayari doon, napapasama ka, huwag mo nang ulitin. Yan ang isang pamamaraan para makakope ka. Yun yung strategy para makakope ka sa yung stressful situation na nararamdaman. Okay? Another one. Directly attempting to change the source of stress. Kailangan, no, yung source ng stress, bibirahin mo yun. Ibig sabihin, kailangan yun ay direkta mong susolusyonan. Okay? So, kung pwede, ngayon, solusyonan mo na. Para nang sa ganun, hindi ka maging procrastinator. Ang nangyayari kasi, kaya lalo tayo na-stress, manyana habit eh. Yan ay karakteristik ng mga traits ng, isa yan sa mga traits ng mga Pilipino, yung manyana habit, bukas na, mamaya na. So, hindi dapat ganun. Okay? So, yon. Tapos, kapag kami mga stressful situation, and this is another one, kapag may mga stressful situation na you're out of control, hindi mo, yung stressful situation na yun, nagbibigay sa'yo ng stress, hindi mo na kayang kontrolin yun. So, kailangan dumistansya ka na doon sa pinagmumulan ng stress na yun. Halimbawa, yung kapitbahay mo ang nagiging stress mo. Dahil kung ano-anong mga pinagchichichismi sa'yo at pinagagagawa sa iyo. Ano? So, kailangan dumistansya ka na doon. Okay? Kasi hindi mo na yung kayang kontrolin. Dahil kahit yun ay iyong awayin,
maaaring magchismis pa rin o gumawa pa rin yun ang gumawa sa'yo ng masama. Ang maganda doon, dumistansya ka, ignore, no? At kung maaari ay huwag mo na siyang kausapin. Okay? Another one, kailangan ang problema o yung stressful situation ay ating itinatawag sa Panginoon o ating idinadasal, tayo humihingi ng tulong sa Kanya. Dahil yan ay malaki ang naitutulong sa pag-cope natin sa ating mga stressful situation. So this is Nurse Ultimarum again. So I hope itong coping strategies na to, common coping strategies, ay makatulong sa inyo para kayo ay makakayanin ninyo o makaligtas kayo sa mga stress na nararamdaman nyo sa araw-araw. This is Nurse Ultimarum again. Bye for now.